everyone. Napakaganda ngayon dito at sa wakas, umaraw po sa dahil po sa mga nito mga nakalang araw ay ano po, umulan. Mga siguro dire-diretso po yung ulan. So yung mga tao hindi nakalabas. So ngayon, ngayong umaga, very sunny day ngayon dito sa Singapore. So marami po ang nasa labas para mag-exercise. Karamihan po sa kanila nagjo-jogging, nagwo-walking at nagbabiking. So nandito po ako ngayon sa may Singapore River na banda. Yan po, malapit dito sa aming tinitirhan. Yan, kung makikita niyo po yung building na yan, diyan po kami nakatira. Yan. So dito lang kami sa kabila. Yan, sa palibot lang ito sa may river, Singapore River. Yan po. Ayang yan yung bagong condominium na pinapatayo. Ito mga hotel. Yan. So mainit ngayon na sumilong lang tayo saglit dito. Abangan nyo po yung premiere ko sa Lunes. Bali, ano po yun? Dito rin po. Tungkol dito sa paligid ng aming tinitirhan. So, ngayon, nililinisan nila yung river. Makikita nyo po yung maliit na bangka doon. Yan po. Sila po yung naglilinis ng river, Singapore River. Andito tayo sa malapit sa may Robertson Bridge. At ito yung tulay na ano, maganda po siya. Yan, ginagawa nilang paglilinis. So napakaganda rin po na i-expose po natin yung ating katawan sa araw kahit 15 to 30 minutes a day. Dahil malaking tulong po yun sa ating kalusugan. At tungkol naman sa ano dito, yung sa virus o kaya yung COVID-19. Sa ngayon po, medyo mataas ang kaso dito. Pero sa report naman, nakalagay po doon na halos ay mga mild at walang symptoms. So napakagandang ano yun, balita, dahil siguro na rin dahilan po sa karamihan po ay nabaksinan na ang mga tao. So malaking tulong talaga yung vaccination. So ang ano lang ngayon, in-encourage yung mga tao na magpa-booster, dahil basa ko po nung nakarang araw, may mga 36,000 pa na mga tao na hindi pa nagpapa-appointment o na hindi pa nagpapa-booster. So, by this February, pag hindi po sila nagpa-booster, ang nabasa ko po doon ay magiging invalid po yung vaccination nila. So, pag magiging invalid po yun, parang back to zero. So magiging ano, limited ang paggalaw ulit. Sigurado na sa pagpasok sa mga establishment, lalo na po sa mga mall or sa work area, baka ano po magka-problema. So kaya kailangan po na magpa-booster na po tayo, lalo-lalo po dito sa Singapore. Dahil talagang naghihigpit po. Kahit saang bansa po naman, ganun din po yung mga protocol nila. So, mag-iingat pa rin tayo dahil lalo pong tumataas ngayon sa Europe, parang napabalita, kahit sa Amerika, napabalita doon na grabe yung infected. Ganun din sa India, parang tumataas naman sa India. At yung huling balita ko ngayon ay doon sa kagabi ay sa Hong Kong. Ang
balita doon ay baka magla-lockdown po sila itong araw na to, simula ngayong araw na to, dahil po tumaas po ang infection doon, mga may COVID. So may mga namatay na rin po. So nag-iingat na po sila na hindi po masyadong lumala na. So ngayon sa Amerika, marami pa rin po, daan-daan libo po ang kaso doon everyday. Ang nakakatuwa nga lang, hindi na po ganoon noon sa una na grabe po yung namamatay. Marami. Sa ngayon, ang balita ngayon, mabilis kong kumalat ang Omicron, lalo na po sa pamilya, sa loob ng bahay. Kaya ingat-ingat po tayo. Kung mayroon pong may sipon o buo sa bahay, siguro i-isolate na. Mag-isolate po tayo kung tayo yun. O kung may ubo sipon na tayo, huwag na po na tayong lumabas. Stay na lang po tayo sa bahay. Dahil hindi po natin alam na baka mayroon na po tayo infection o mayroon na po tayong virus. Kaya ingat na lang po tayo para hindi natin ma-spread sa mga iba at hindi na lalong tumaas yung kaso. So, at kailangan lang po na tamang pahinga at exercise para mapanatili yung mataas ang immune system natin, immune natin, para maiwasan po yung pagkakasakit. So dito po ako ngayon naglalakad. At ingat-ingat na lang po tayo, lalo na sa mga bata. Marami ring natama ang mga bata. So ngayon dito na-injectionan na po yung mga 5 years old to 11 years old. So nagsimula na sila. So marami na ring na-injectionan. So napakaganda. At ano po dito ang gobyerno. So ayan, dito po nakikita po natin dito na ano talaga sila, mga tao dito very conscious sa kanilang kalusugan. Ayan. So dito papanoorin po natin itong mga naglilinis ng ano. Ayan. Kasama ko po ngayon si Snowy. Say hello. Snowy. Ayan, si Snowy. So, ingat-ingat na lang po tayo palagi. Kailangan po natin, pag lumabas po tayo ng bahay, huwag po nating kakalimutan na magsuot ng mask. Napaka-importante po yun. Dahil hindi po natin alam kung sino po ang may COVID o may infection. So, iwasan po natin yung mga mataong lugar sa mga mall. Kung wala naman tayong importanteng pupuntahan o bibilhin, siguro huwag na po tayo makisiksikan doon. So, yung mga nandito po sa Singapore, yan, panawagan ng gobyerno na magpa-booster na po tayo. Magpa-booster na po kayo, yung mga hindi pa nakakapag-appointment o kaya hindi pa nila pinupuntahan yung appointment nila. Kung mayroon ng SMS ang ang Ministry of Health, so sana magpa-appointment na po kayo. Dahil itong February na po, kung hindi po kayo makapagpa-booster, ma-i-invalid na po. So, babalik back to zero po. Parang ganun. So, baka limited po ang galaw ninyo. So, siguro itong ganitong ipapatupad din sa mga ibang bansa.
Ganun din po siguro sa Pilipinas. So, sa booster naman, sa akin, nung na-boosteran ako, wala naman masyadong reaction sa katawan ko. Hindi tulad nung pangalawa na injection, na vaccination ko. Talagang nilagnat ako. Pero itong booster, as in, ano lang talaga, mild. Lilagnat din po ako, kaya lang as ininuman ko na po agad ng paracetamol, kaya naging okay na po lahat. Siguro iba-iba ang reaction sa katawan, pero sa akin, sa experience ko po, ay napaka-mild lang po siya. At sa mga iba po pang nakausap, ganun din po, mga mild lang po sila. Ang reaction nila is hindi masyadong tulad ng pangalawang injection. So, encourage ko po kayo na magpa-booster na. Lalo na po pag nagtatrabaho po tayo dito sa Singapore, para hindi po tayo malimitahan sa mga galaw natin. Magpa-booster na po tayo. So, ganun din sa Pilipinas, parang panawagan na rin ng gobyerno doon na magpa-booster. Yung mga nauna, noon na binaksinan. Nagsimula yata noon sa Pilipinas ang vaccination is mga March yata, or April. So, ayun. Kailangan ayan. So, ayan po. Ayan. Dito sa paligid. Panoorin niyo po yung ano po, yung si premiere ko po. Ayan. Snowy, say hello. Say hello. Do you want to say hello to you? Okay, bye. You say bye-bye. Ayan po ang live natin. I-share ko lang po sa inyo. So, ingat po tayo. Lagi po tayo magsuot ng mask. Kung lalabas po tayo at exercise, expose sa araw, na maganda po yun sa kalusugan natin. Huwag lang pong susubra, kasi iba rin po pag sobra. Ayun, sumalangoy na yung ano bang tawag yan, halo sa Bisaya yata. Kabila. So, ayan. Hanggang dito na lang. At maraming salamat po sa panunood ng aking video. Sana po, pag nagustuhan nyo yung mga videos ko, nagka-interest po kayo, mag-like po kayo at subscribe na rin. Maraming salamat.